Salamat po, nakabili ako ng gamot. Pero kulang pa dahil may kailangan ipatas kay Chichi. Kuya? Wala. Tara, uwi na tayo para makakain pa tayo ng paborito mong sardinas. Nyo? Bakit naman po si Chichi pa po yung may sakit? Bakit po kapatid ko pa? Lord, alam niyo naman po na si Chichi na lang po yung kasama ko. Siya na lang po ang pamilya ko. Lord, dinadasal ko po sa inyo na pagalingin niyo po si Chichi. Madami pa po kami pangarap. Bigyan niyo pa po ako ng lakas ng loob para harapin ang lahat ng mga pagsubok na ito. Gising ka na pala, Chichi. Kumain ka muna para makainom ka ng gamot. Nakabili pala ako ng pagkain kasi mayroon ako nakatirang pera. Kuya, bakit may pera ka? Saan galing? May babaeng nagbigay sa akin ng pera. Ate, yung bag mo! Chichi! Naku, salamat ha. Eh, wag na po. Di naman po binabayaran ng paggawa ng mabuti. Sige na, tanggapin mo na. Salamat po, pandagdag ng gamot ng kapatid ko. Kapatid? Bakit? Na paano siya? Pabalik-balik po kasi yung lagdag niya. Eto, tanggapin mo ulit to. Konting tulong ko ulit sa inyo. Ate, wag na po. Binigyan niyo na po ako. Sapat na po yun. Napakabait mo namang bata. Sige na, tanggapin mo na to. Isipin mo na lang na swerte ka ngayong araw na to. Pagpatuloy mo lang ang pagiging mabuti dahil dyan ka sa swertihin. Huwag kang mag-alala. Magiging normal na ang resulta at magiging okay na ang kapatid mo. Maraming salamat po talaga. Kuya, gusto ko po siya makita para makilala ko siya. Oo nga, sana makita ko siya ulit. Dahil sa kanya, meron tayong pambili ng gamot mo. At meron tayong pambili ng pagkain natin. Ha? Sino, kuya? Di ko na natanong ang pangalan niya, pero napakabait niya. Kuya, nagtataka ako. Bakit ako lagi nilalagnat at lagi ako nawawalan ng malay? Pakiramdam ko, lagi ako napapagod. Tulad ngayon, ang sama ng pakiramdam ko. Kuya, ano po yung sinabi ng doktor? May sakit ba ako? Meron siyang cancer, stage 2. Leukemia ay isang uri ng cancer na maaaring makaapekto sa dugo at sa mga selula na lumikha ng dugo. Kaya karaniwang itong tinatawag na cancer sa dugo. Dok, ibig sabihin po ba nito mamamatay na po si Chichi? Coco, huminahon ka muna. Hanggat may buhay, may pag-asa. May mga cancer survivor. Alam kong isa dun si Chichi. Dok, pwede po bang maghingi ng pabor? Huwag niyo muna po ito sasabihin kay Chichi. Uy, kuya! Hindi mo muna dapat malaman ang sakit mo. Baka kasi anong isipin mo. Pasensya ka na, Chichi. Ah, wala, Chichi. Simpleng lagnat lang daw. Kailangan mo lang daw uminom ng gamot at magpahinga. Sige, kuya. Iinom muna po akong gamot. Ang aking 10 hiling. Bek! Bek! Bakit, Coco? Huwag ka muna maingay, baka magising si Chichi. Ah, sige. Ano ba yun? Doon tayo.
kasi yon, Coco. Surprise! Leng Leng! Huwag muna kayo maingay, baka magising si Chichi. Leng Leng, ang tagal mong nawala, na-miss kita. Na-miss ko din naman kayo eh. Paano kasi nung nag-CR ako, nawala ako. Tapos pagbalik ko sa palengke, wala na kayo. Ang tagal ka kaya naming inintay. Naisip ko nga na ayaw mo na akong maging kaibigan. Pwede ba yun? Kaibigan ko na kayo at pamilya ko na kayo. Pero alam mo ba, Leng Leng, kaapon dinala namin sa center si Chichi. Tapos ang daming tinest sa kanya. Bakit? Napano siya? Linagnat at nawalan ng malay. Coco, anong sinabi ng doktor tungkol sa sakit ni Chichi? Bago ko sabihin sa inyo, mga ako muna kayo na hindi nyo sasabihin kay Chichi. Pangako. May malubhang sakit si Chichi. Ha? Anong malubhang sakit? Anong sakit niya? Ang sabi ni Doc, meron siyang leukemia, cancer sa dugo. Diba, cancer? Hindi na yun gumagaling? May kakilala ko, namatay siya dahil sa cancer. Ibig sabihin yan, namamatay na din si Chichi. Ano ka ba, Bek-Bek? Huwag mong sabihin yan. May kakilala akong may cancer pero gumaling din siya. Gagawin ko ang lahat para gumaling si Chichi. Maghahanap ako ng paraan para magamot siya. Kaya Bek-Bek at Leng-Leng, huwag niyo muna sasabihin kay Chichi ito. Oo, huwag kang mag-alala, Coco. Tutulong kami ni Bek-Bek para gumaling siya. Pero kailan mo balak sabihin sa kanya? Oo nga, karapatan niyang malaman to. Paano kung nakaramdam siya ng ibang masakit sa katawan niya? Anong sasabihin natin? Sasabihin ko rin naman kay Chichi, wag muna ngayon. Pero meron ako naisip na gawin. Ano ba yung naiisip mo, Coco? Tignan niyo to, ko. Naulog to kanina nung kinakausap ko si Chichi. Ito yung mga hiling niya nung birthday niya. Ang plano ko sana ay tulungan niyo ako gawin lahat ito para matupad ang mga hiling niya. Kuya? Kuya? Andito lang pala kayo? Leng-Leng, bumalik ka na? Oo, na-miss ko kayong lahat. Kamusta ka? Wala ka bang nararamdamang masakit ngayon? Nilalagnat ako, masakit ulo ko, pero pagaling na ako. Kuya, nasa iyo pala yan. Oo, nahulog mo kanina nang nag-uusap tayo. Ibabalik ko na sana sa'yo. Chichi, basta tandaan mo, nandito lang kami lagi sa'yo. Patatagin mo ang loob mo, ah. Sasamaan ka namin hanggang sa huli. Siyempre naman, nandito din ako para sa inyo. Mabubuhay pa tayo ng matagal. Napakaswerte ko po dahil pabinigyan niyo po ako mabubuting kaibigan. At kuya na hindi ako pinapabayaan. Kung ano man po ang sakit na nararamdaman ko ngayon, sana po gumaling na po ako. Dahil po ayoko din po nag-aalala ang kuya ko. Alam kong hindi madali makuha ang pangarap. Ngunit hindi ito ahad lang para sumuko ako. Naniniwala ako pag gusto mo ang isang bagay, makukuha mo ito. Kailangan lang magtiyaga, magsumikap, magtiwala sa sarili, at manalig sa Diyos. Balang araw makakamit din namin ang mga pangarap namin. Salamat po sa lahat ng biyaya.